Isa mapagpalang umaga sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Aralin Panipunan 3. Nasa ikalawang markahan tayo, ika-apat na linggo, unang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 4, ang kahulugan ng ilang simbolo at sag-isip ng sariling nilawigan at rehiyon ng National Capital Region o NCR. Layunin ng ating pag-aaral ang natatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sag-isip ng sariling nilawigan at rehiyon, lalong-lalo na ang National Capital Region mga bata o NCR. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano ba na pag-aralan natin na nakaraan linggo mga bata? Magaling na pag-aralan natin ang tungkol sa mga kwento ng makasaysayang pook o pangyayari sa ilang mga lungsod sa Kalakhang, Maynila mga bata. Halina kayo mga bata, magtungo na tayo sa ating pagsasanay sa balik-aral. Hanapin at bilugan sa word search puzzle ang mga makasaysayang pook na matatagpuan sa iyong lugar o rehiyon. Ito ang word search puzzle. Ito naman ang mga makasaysayang lugar sa NCR. Unang bilang, Arkong Bato. Pangalawang bilang, Rizal Park. Pangatlong bilang, EDSA. At pang-apat, Corregidor. Para sa unang bilang, Arkong Bato, hanapin natin mga bata. Magaling, ito ang Arkong Bato. Pangalawang bilang, Rizal Park, hanapin natin mga bata. Magaling, ito ang Rizal Park. Pangatlong bilang, EDSA Shrine. Asan kaya ang EDSA dito mga bata? Ito yung EDSA. Pang-apat na bilang, Corregidor. Tingnan natin mabuti mga bata. Magaling, ito ang Corregidor. Magaling mga bata, natapos natin ang ating balik-aral. Dahil alam na natin ang mga makasaysayang pook sa lungsod o bayan ng NCR, magtungo na tayo sa ating pag-aaralan mga bata ang tungkol sa ano ang simbolo o sagisag mga bata. Simbolo o sagisag. Ang opisyal na sagisag o simbolo ng isang bansa ay isang pagpapakita ng kasarinlan o yung tinatawag natin sa Ingles na independence sa iba pang mga bansa sa mundo. Ang lahat ng bansa ay may opisyal na simbolo at sagisag. Gayon din ang mga bawat lungsod, lalawigan at bayan ng ating bansa. Ang simbolo ng lungsod o bayan ay nagpapakita ng katangian ng nasabing lugar. Ito ay simple lamang, walang dekorasyon, na hindi naman naangkop dito dahil bawat nakaguhit ay kinakailangan kumakatawan sa lugar. Ang simbolo ay sagisag ay nagpapahayag ng katangian na pagkakakilanlan ng lungsod o bayan. Ito ay parang tali na nagbibitkis sa lahat ng mga naninirahan sa isang lugar tungo sa kanilang pagkakaisa mga bata. May mga simbolo o sagisag na makikita ang tao kung kailan ito na itatag o kaya ay kailan ito naging lungsod. Ngunit mayroon namang walang taong na makikita dito. Ito ang mga lungsod o bayan sa NCR na makikita ang taon na itatag ito o kaya ay kailan ito na itatag o pareho mga bata. Unang lungsod, lungsod ng Caloocan, lungsod ng Makati, lungsod ng Malabon, lungsod ng Marikina, lungsod ng Muntinlupa, lungsod ng Nabotas, lungsod ng Pasig, lungsod ng San Juan,
at lungsod ng Taguig mga bata. Ang bawat simbolo sa gisag ay may kahulugan na ipinahahati kahit walang tinig. May mga simbolo at sa gisag naman na sinusunod ang kulay ng ating watawat ng Pilipinas. Ang pula, asul at puti. Samantalang ang iba naman ay hindi sunusunod. Ito ang mga lungsod o bayan sa NCR na sumusunod o merong kulay ng watawat ng Pilipinas ang kanilang simbolo. Una, lungsod ng Caloocan, lungsod ng Malabon, lungsod ng Maynila, lungsod ng Muntinlupa, lungsod ng Parañaque, lungsod ng Pasay, lungsod ng Pasig, lungsod ng Quezon, lungsod ng San Juan, at lungsod ng Valenzuela, mga bata. Dahil alam na natin kung ano ang simbolo o sagisag at katangian nito, magtungo na tayo sa ating pag-aaralan ang mga natatanging simbolo o sagisag ng bawat lungsod o bayan sa NCR. Unang lungsod, lungsod ng Caloocan. Ito ang kanyang simbolo o sagisag mga bata. Monumento ni Bonifacio. Yan yon mga bata. Ito ang ginawang simbolo ng Caloocan dahil pinakikilala ang lugar na ito dahil sa rotonda nito kung saan nakapagitna ang Bantayog. Pangalawa, 1962. Ito ang taon na naging lungsod ang Caloocan sa bisa na ng Republic Act 3278 mga bata. Pangatlo, 16 na bituin. Yan yun mga bata. Ito ay sumisimbolo sa 16 na zona o zone district ng lungsod. Susunod na lungsod, lungsod ng Las Piñas. Ito ang sagisag o simbolo ng Las Piñas mga bata. Las Piñas Bamboo Organ. Ito yon mga bata. Ito ang pamosong bamboo organ ng Las Piñas na ipinagawa ni Padre Serra noong 1824. Matatagpuan ito sa loob ng St. Joseph Church, mga bata. Corona. Sumisimbolo sa pag-asa at buhay ng lungsod. Araw. Sumisimbolo sa kasaganahan at kaunlaran ng lungsod. Sa likod nito ay ang Manila Bay, mga bata. Pangatlong lungsod, lungsod ng Makati. Ito yung simbolo at sagisag niya mga bata. Simbahan. Yan yon mga bata. Ito ay kumakatawan sa pinakamatandang simbahan ng Makati, ang Nuestra Señora de Gracia, na ginamit ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol noong 1896. At ang mga Amerikano noong 1898 mga bata. Mga alon. Kumakatawan sa pagtaas ng alon na nagmula sa pareralang Makatina o Kumatina na nangangahulugang ebbing tide mga bata. Lungsod ng Makati. Tumuli ang sagisag o simbolo na lungsod ng Makati, mga bata. Ginito ang dilaw na kulay. Yan yun, mga bata. Kumakatawan sa kayaman at kaunlaran. 33 sinag ng araw. Kumakatawan sa 33 barangay ng Makati na inilarawan na sumusulong sa isang mas maliwanag na hinaharap. Berdeng mga gusali. Ang kulay ng mga gusali ay sumasagisag sa buhay na inilalarawan
upang may pakita ang isang bagong progresibong Makati. Susunod, lunsod ng Malabon. Ito ang sagisag o simbol ng lunsod ng Malabon, mga bata. Araw. Yan yan, mga bata. Simbolo ng pag-asa at walang patid na biyaya. Mangingisda. Isang bahagi ng Malabon na kung saan ang karagatan at pangisdaan ang pangunahing industriya. Bahay pagawaan o pabrika. Ayan yon, mga bata. Ang kalupaan ng Malabon ay binubuo ng mga kabahayan at pamayan ng industriyal o mga pabrika, mga bata. Ito muli ang lunsod ng Malabon at simbolo niya. 21 bituin. Sumisimbolo sa 21 bituin na 21 barangay sa Malabon. Simbahan. Ito ay ugat ng kagandang moral o kagandang asal moral ng ninuno sa kasaysayan. Ito ang taong kung kailan naging ganap na lunsod ang Malabon. Susunod na lungsod, lunsod ng Mandaluyong. Ito ang sagisag na lunsod ng Mandaluyong, mga bata. Laurel. Yan yon, mga bata. Ito ay dahon ng pamumuno at katalinuhan. Dalawamput pitong bituin. Sumisimbolo ito sa 27 barangay ng lungsod. Pakikibaka. Yan yon, mga bata. Nakita ba? Ang pakikibaka sa EDSA at kasaysayan ng kalayaan ang sinisimbolo niya. Ito muli ang lunsod ng Mandaluyong at sagisag nito. Gusali o mga gusali. Sagisag ng pag-unlad at paglinang. Araw. Yan yon, mga bata. Ito ay sumisimbolo sa pasimula o panimula. Kalapati. Ito ay sumasagisag sa kalayaan at kapayapaan, mga bata. Susunod na lungsod, lungsod ng Marikina. Ito ang kanyang sagisag, mga bata. 1630. Ito ang taon ng pagkatatag ng Marikina bilang isang bayan. 1996. Yan yon, mga bata. Ito ay taon kung kailan nalagdaan at nagpatibay ang charter ng lungsod o naging ganap na lungsod na ang lungsod ng Marikina. Dalawang bundok. Nakita ba, mga bata? Ito ay kumakatawan sa Sierra Madre at Corregidor na nakapaligid sa lungsod at nadaraanan ng Ilog Marikina. Nakita ba, mga bata? Magaling! Tumuli ang lungsod ng Marikina at simbolo niya. Sumisikat na araw. Ito yon, mga bata. Ito ay silangang lokasyon at ang bawat sinam ay kumakatawan sa 14 na mga barangay nito. Ngunit ngayon ay 16 na ang barangay sa lungsod ng Marikina. Gear o gulong. Ito yon, mga bata. Kumakatawan sa industriya sa lungsod ng Marikina. Sulu. Nakita ba, mga bata? Ito ay sagisag ng matayog at dakilang layunin ng Marikina ang linangin ang yamang tao tungo sa maayos na pamumuhay, mga bata. Tumuli ang lungsod ng Marikina. Simbolo niya? Kawayan at gulong. Ito yun, mga bata.
Ito ay naglalarawan sa pagiging mapagkumbaba at matibay na pag-uugali ng mga tao sa Marikina. Ito ay nagbibigay diin sa pagbabago sa Marikina mula sa pagiging sakahan sa pagiging urbanisado o industrial na sumasagisag sa paggalang sa kapaligiran ng mga tao. Mga dahon at sanga. Sagisag ng kaayusan at kapayapaan mga bata. Tumuli anunso ng Marikina at sagisag niya. Sapatos. Yan yun mga bata. Sagisag ito ng pinakamahalagang industriya sa lungsod ng Marikina dahil ang Marikina ay tinaguri ang shoe capital of the Philippines. Ilog. Yan mga bata. Ito ay sumasagisag sa ilog ng Marikina. Susunod na lungsod. Lungsod ng Maynila. Ito ang sagisag ng lungsod ng Maynila mga bata. Anim na bituin. Yan yun mga bata. Ito ay sumisimbolo sa anim na distritong pambatas ng Maynila. Kalasag o yung tinatawag nating shield sa English. Ito ay sumisimbolo sa kasaysayan ng bansa bago dumating ang mga Kastila. Bird of the Orient. Yan yun mga bata. Sagisag ito sa palayaw ng lungsod, ang Pearl of the Orient. Ito muli ang lungsod ng Maynila at sagisag nito, Dagat Leon o Sea Lion sa Ingles. Yan yun mga bata. Ito ay orihinal na kinatawan ang dating kolonyal na kalagayan ng isla bilang isang ultramar sa ibang bansa na pag-aari ng Espanya. O ibig sabihin ng Sea Lion ay ang pamamahala ng Espanyol sa Pilipinas. Alon sa Manila Bay at Ilog Pasig. Yan yun mga bata. Ito ay mga anyong tubig na dumadaloy sa lungsod. Kulay ng selyo. Ang pula, asul at puti. Ito ay sumasablamin sa kulay ng watawat ng Pilipinas bilang kapital ng Pilipinas din mga bata. Susunod na lungsod, lungsod ng Muntinlupa. Ito 'yon ang kanyang sagisag mga bata. Philippine Eagle o Agila. Sumasakisag sa lungsod ng Muntinlupa na umakyat sa mga bagong taas sa mga tuntunin ng pag-unlad at kaunlaran. Lakas, talino at buhay. Yan yon mga bata. Ito ang mga salitang kinuha mula sa liriko ng Muntinlupa March, ang opisyal na awit ng lungsod. Ito muli ang lungsod ng Muntinlupa at sagisag nito. 1917. Ito 'yon mga bata. Nagmarka ng oras ng ang Muntinlupa ay naging isang malayang bayan. 1995. Ito 'yon mga bata. Taon kung kailan naging lungsod ang Muntinlupa. Siyam na bituin. Bumubuo sa siyam na barangay na bumubuo sa lungsod. Watawat ng Pilipinas. Sumisimbolo na ang lungsod ay bahagi ng Pilipinas. Susunod na lungsod, lungsod ng Nabotas. Yan ang kanyang sagisag mga bata. Mga gusali.
sumasagisag sa mga tahanan, mga establishmento ng komersyo, tanggapan at pasilidad ng gobyerno, paaralan at simbahan sa lungsod. Mga barko at mga cargo vessels. Kumakatawan sa industriya ng pangingisda na bisyon nitong maging isang marina city at isang pangrehiyong sentro ng pangingisda. Ito muli ang lungsod ng Nabotas at ang sag-isag niya. Midget Dock Post. Ang Nabotas na siyang capital ng pangingisda ay maaaring pinakamahusay na may larawan na baging progresibo sa pangingisda. Integrity, responsiveness, and self-sufficiency. Yan yun mga bata. Ang caption ng integrity, responsiveness, at self-sufficiency ay malinaw na binalangkas ang misyon at bisyon ng lungsod. Ito muli ang lungsod ng Nabotas at sagisag nito, isda. Sumisimbolo sa lungsod bilang fishing capital of the Philippines, mga bata. Lungsod ng Parañaque. Yan yun, mga bata. Labing-anim na sinag ng araw. Sumisimbolo sa 16 na barangay na bubuo sa lungsod. Magkahawak na kamay. Yan yun, mga bata. Sumisimbolo sa pagkakaisa. Mga gusali. Sumisimbolo sa pagiging maunlad at progresibo ng lungsod ng Makati. Tumuli ang lungsod ng Parañaque at sagisag nito, dagat. Nakita ba mga bata? Kumakatawan sa pangkabuhayan ng lungsod at katangian pisikal nito. Kulay ng watawat ng Pilipinas. Sumisimbolo na ang lungsod ay bahagi din ng Republika ng Pilipinas. Dedicated to God. Ito ang misyon ng lungsod, na sa pamamahala ng lungsod ay nasa sentro ng Panginoon. Susunod na lungsod, lungsod ng Pasay. Ito ang lungsod ng Pasay, mga bata. Mga pakpak. Kumakatawan sa pag-unlad ng lungsod. Gear o gulong. Ayan yun, mga bata. Kumakatawan sa patuloy na pagiging maunlad at progresibo ng lungsod. City Hall. Ito ang makabagong pamahalang lungsod na lungsod ng Pasay. Susunod na lungsod, lungsod ng Pasig. Ito ang lungsod ng Pasig. Ang simbolo niya, babae. Yan yun mga bata. Ito ay sumisimbolo sa mutya ng Pasig. Ito ang idealismo ng kagalingan sa lahat ng aspeto. Sumasagisag sa katapatan, mabuting pakikipagkapwa at kagandahan ng lungsod. Anyon tubig. Nakita ba mga bata? Yan yun. Ito ay sumasagisag sa pag-uugnay ng Ilog Pasig sa lawa ng Laguna at Look ng Maynila. Muli, lungsod ng Pasig. Ito ang simbolo niya. Immaculate Conception Cathedral. Yan yun mga bata. Kumakatawan sa isang lumang gusali sa lungsod. Isa rin itong sentro ng Katolikong Romano. Pagawaan o pabrika. Ipinahayag ang kasaganahan at kaunlaran ng lungsod. Susunod, Bayan ng Pateros. Yan ang simbolo niya mga bata. Itik.
Yan yon mga bata. Ito ay sumisimbolo sa pagiging tanyag at kilala ng bayan ng Pateros sa pag-aalaga ng itik at itlog nitong balot. 10 itlog. Ito ay sumisimbolo sa 10 bayan o barangay ng bayan ng Pateros. Lungsod ng Quezon. Yan ang simbolo niya mga bata. Tatsulok. Ito lamang ang lungsod na may tatsulok na simbolo. Sagisag ito ng 3 bituin at may pangalan ng ating bansa. Ilawan na kulay pilak. Yan yan mga bata, nangangahulugan ng karunungan. Malyete o gabel. Sagisag ng katarungan mga bata. Ito muli ang lungsod ng Quezon at sagisag niya. Monumento. Ito ay monumento ni Pangulong Manuel L. Quezon. Pylons o mga poste. Kumakatawan sa 3 pulo ang Luzon, Visayas at Mindanao mga bata. Susunod na lungsod, lungsod ng San Juan. Ito ang kanyang sagisag mga bata. Diwa ng 1986. Kita ba mga bata? Ito ay patunay na ang San Juan ay saksi ng digmaang Pilipino at kasila upang makamit ang kalayaan. Dalawang kabataan na magkabilang yapos ng inang Pilipina. Sumisimbolo sa taas noong pagiging handa ng bayan sa pakikidigma mga bata. Ito rin ay estatwa na inspirasyon ng matauhan ni Dr. Jose Rizal na sina Sisa, Crispin at Basilio sa kanyang nobelang Noli Me Tangere mga bata. Ito ang taon ng pagiging lungsod ng San Juan. Susunod na lungsod, lungsod ng Taguig. Ito ang simbolo niya mga bata. 18 sinat ng araw. Dating bilang ng barangay noon. Sa kasalukuyan ay may 28 na barangay na ang lungsod ng Taguig. 1587. Ito yun mga bata. Ito ay taon kung kailan itinatag ang Taguig o bayan ng Taguig mga bata. 2004. Ito ay ang taon kung kailan naging ganap na lungsod na ang lungsod ng Taguig. Ito muli ang lungsod ng Taguig. Mapa ng Taguig. Nakita ba mga bata? Ipinapakita ang mapa ng lungsod ng Taguig. Pamahalang lungsod ng Taguig at Agila. Ito ang makabagong City Hall ng Taguig na patuloy na umuunlad at paglipad gagaya ng Agila. Mga gusali, pinakikita ang pagiging maunlad at progresibo ng lungsod ng Taguig. Panghuli, lungsod ng Valenzuela. Ito ang kanyang sagisag mga bata. 3 bituin. Kumakatawan sa 3 sangay ng lokal na pamahalaan. Ang pamahalang lungsod, ang konseho ng lungsod at ang mga hukumang hudisyal. Bukid at palaisdaan. Kumakatawan sa bukid at bayan na siyang dating pangunahing pamumuhay ng mga Valenzuelanos noon mga bata. Sampaguitaret. Ang 33
tatlong dahon ay kumakatawan sa bilang ng mga barangay na bumubuo sa Valenzuela. Lungsod muli ng Valenzuela, Maliete o Gabel. Simbolo ng awtoridad at kumakatawan sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Mapa ng Valenzuela. Ito ay kawig ng isang kalapate sa paglipad na nakaunat ang mga pakpak, sumisimbolo sa pag-asa at hadikain ng mga mamamayan nito para sa isang mas mapayapa at progresibong hinaharap. Ito muli ang lungsod ng Valenzuela at sagisang nito. Pabrika. Sumasalamin sa tayog ng lungsod sa mundo sa industriya ng paggawa. Timbangan o scale sa Ingles. Sumisimbolo sa balanse ng katarungan. Tatlong kulay ng watawat ng Pilipinas. Ang asul, pula at dilaw. Sumasalamin sa taglay na nasyonalismo sa puso ng mga Valenzuelanos habang dinadala nila ang pangalang Pilipino na may pagmamalaki at kasigasigan. Tuklasin natin ang inyong kaalaman tungkol sa simbolo ng sagisan ng ating lungsod, lungsod ng Valenzuela. Punta tayo sa ating tuklasin. Ibigay ang tamang ngalan ng sagisag na itinuturo sa larawan. Unang bilang, magaling yan ang mga bituin. Pangalawa, magaling iyan ay bukit at palaistaan. Pangatlo, magaling yan ay mga sampagitarap. Magaling yan ay Malieta o Gabel. Panglima, mapa ng Valenzuela. At pang-anim, magaling yan ay Pabrika. At pang-pito, timbangan. Magaling mga bata, alam nyo na ang simbolo ng lungsod ng Valenzuela. Subukin naman natin ang inyong kakayanan, mga bata. Pagmasdan at kilalanin ang logo ng bawat lungsod. Magaling yan ay lungsod ng Nabotas. Pangalawa, lungsod ng Parañaque. Pangatlo, lungsod ng Makati. At apat, lungsod ng Malabon. Panglima, lungsod ng Marikina. Magaling mga bata. Kaya alam niyo na ang tungkol sa mga kahulugan ng mga simbolo ng bawat lungsod at bayan sa NCR at ang mga kahulugan nito. Magtungo na tayo sa ating pagyamanin. Handa na ba kayo mga bata? Pagyamanin. Ibigay ang tamang kahulugan ng sagisan na itinuturo sa larawan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Yan mga bata, ang simbolo ng logo ng lungsod ng Valenzuela. At ito naman ang pagpipilian. Naintindihan ba? Magaling! Magtungo na tayo sa ating isagawa. Isagawa. Iguhit mo sa loob ng kahon ang simbolo ng iyong lungsod. Ang rubrics ay batay sa inihanda ng guro. Lalagay ito sa kahon, mga bata. Magpunta na tayo sa ating tayain. Tayain. Anong lungsod sa NCR ang tinutukoy sa mga simbolo? Hanapin sa hanay B ang hinihingi sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang,
ang 4 na bilang at 5 bilang. Ito ang Nanay D, mga bata. A. Pateros. B. Manila. C. Muntinlupa. D. Quezon. Letter E. Marikina. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muling aralin!